Okay, so bago ako gagawa ng ano ng sarili kong stance and opinion about sa ginagawang Pasay Harbor City dito sa harap ng SM Mall of Asia dito sa may Pasay City. So, bali ano ho tayo muna dito, context ho muna tayo at saka information and description tungkol dito sa Pasay Harbor City na ginagawa no na pangkasalukuyang nangyayari. Okay, Pasay Harbor City. Pasay Harbor City is a reclaimed area on Manila Bay. It is under the jurisdiction of Pasay City, Philippines. Meron siyang total land area of 265 hectares. Yun, lupit no? Ang laki. So, 165 hectares. So, kayo nang bahala mag-estimate or mag-anticipate or mag-imagine kung gaano yun kalaki. Basta, for example, sa mga taga-Davao, yung ating ano, ating... Davao Park District na lang, no? Davao Park District is yung located sa likod ng SM, sa may, ano, Dacu Dao Loop. Sa may likod ng SM, Lanang Premier. So, meron tayo makikita ano dyan, mga under construction na mga buildings dyan sa may Davao Park District na 11 hectares. So, yun po yun, ha? For example. So, hindi yan mahirap na estimate para sabihin natin kung ilang Davao Park District 11 hectares ang maaaring itatayo sa Pasay Harbor City na to dito once na ito ay matapos. And sa mga taga-Iloilo naman, so, isipin nyo lang kung gano'ng kalaki si Mega World na 72 hectares dyan sa may Mandurayao District. So, kung nalalakihan na kayo sa 72 hectares ni Mega World dyan sa may Mandurayao, what more ito na magiging ano nito dito, no? Magiging panibagong city. So, ano siya? 165 hectares. Sa mga taga Cebu naman, so isipin nyo na lang kung kayo nalalakihan na kay Cebu City IT Park. So, what more itong 165 hectares na Pasay Harbor City. Okay, so background. The Pasay City government entered into a contractual joint venture agreement with GWA with Pasay Harbor City Corporation PHCC, a special purpose corporation. Yo, special purpose, asa na yon? Special purpose corporation that will engage in a 265 hectare land reclamation on the municipal water of the city. It was approved by the Philippine Competition Commission on September 2019. Pasay Harbor City Corporation is a partnership composed of Odina Development Corporation, Alticon Builders Incorporated, and China Harbor Engineering Company. So, ibig sabihin nun, yung mga narinig ho ninyo, ulitin ko ha, itong Pasay Harbor City Corporation is a partnership composed of tatlo ang partnership. So, si Odina Development Corporation, Alticon Builders Incorporated, and China Harbor Engineering. So, shout out mga taga-Davao dyan. So, maaaring hindi nyo siguro, yung iba sa inyo dyan ay hindi familiar kung sino itong si Odina Development, sino si Alticon Builders, at sino si China Harbor Engineering. Well, meron akong isishare ho sa inyo na information na ito si Odina Development Corporation is pagmamayari ho yan ni Kenneth Oy, na siyang nagmamayari ng Dito Telecommunication, Family Mart, at siya ay taga-Davao City. At hindi lang Dito Telecommunication, kundi Phoenix na rin, no? Sila din nagmamayari ng Phoenix sa buong Pilipinas. So, petroleum company, parang ganun, and lube company or products. Tapos meron din sila yung parang sa Clark City, oo, basta developer din sila doon sa area na yun. So, ibig sabihin, it's a Davao homegrown na businessman itong si Kenneth Oy, Odina Development Corporation. Tapos ang pangalawa na bangit dito na kanilang corporation sa Pasay Harbor City Corporation ay si Alticon Builders Incorporated. So, shout out mga taga-Davao ulit, no? So, alam nyo ba na maaaring hindi nyo alam kung sino si UBI Alticon Incorporated or Corporation sa Davao, pero sila ho yung gumagawa ng ating tulay dyan sa may Santa Ana, sa may Coastal Road Santa Ana segment, yung bridge ho dyan sa may Magsaysay Park. And sa may Davao Discovery, Samal Shore, and Residenza. Sa kanila po yun, no? Parang corporation nila yun or kanilang pagmamayari. And siyempre Davao Base, no? Yung yung flyover sa may Maa, Magtuod Maa, Diversion Road. So sila po yung may gawa nun, UBI Alticon. At ang kanilang opisina, dyan sa may Maa Road, no? Sa Davao City. And ang pangatlo is itong si China Harbor Engineering Company. So itong si China Harbor Engineering Company is medyo hindi ko siya masyadong familiar. Basta pag sinabing mga development, mga reclaimed, mga tulay, daan. So magaling talaga si China dyan. Kaya huwag na tayong magtaka kung one of this is madidevelop na to dito, mabubuo na to dito na panibagong parang BGC
parang Ayala Business District or parang ito sa may Double Dragon or dito sa may ano, SM Bay Area. Parang magiging ganito ang hitsura nito. Pero mas malaki ito dito, syempre. Nung tinanaw ko kanina sa Wikipedia itong si SM Mall of Asia dito sa may Pasay, is ano lang pala siya, no? 16 hectares. So ibig sabihin, pwede tayong maglagay na nasa mga 40 ka SM Mall of Asia diyan sa magiging Pasay Harbor City na yan the moment na matapos po siya. So di ba ang galing lang, no, sa sana all. Sana all ganun kagaling, kadaming pera na kayang mag-develop, maggawa ng panibagong city, panibagong syudad. Yan, no? So tinatambakan. So maaring sa mga fan naman ng ano, ng mga mahilig tumambay dito sa SMO, ah, isa na ako doon. Lagi ko talaga ito pinupunta dito, tumatambay, lalo pag hapon, pag gabi, kasi yun na nga, maraming tao dito. May mga rides, mga amusement parks, mga rides, basta marami, marami kang pwedeng gawin dito kapag kahapon hanggang gabi. Lalo na kapag sasapit yung ano, New Year, ang dami mga fireworks display ho dito na ginaganap sa MOA. So international, maraming mga tao dito, kahit sa mga bansa, dito nagsasalubong ng New Year sa Mall of Asia. So dito sila manonood. So ngayon, parang it will never again, o kumbaga, ang senaryo na yon will never be the same again or will never be the same the moment na ito'y matapos na. Pero syempre, in some other side naman, okay din naman siya kasi it will draws more jobs, no? It will create or it will generate more jobs for Filipino people. Okay, so balikan ho natin yung development ho tayo. The proposed reclamation project called the Pasay Harbor Reclamation Project encompasses 265 hectares including two islands with respective areas of 210 hectares for Island A and 55 hectares for Island B siguro, no? For Island B. Okay, construction. As of July, okay, so itong binasahan natin is ano to, no? Parang 2023 yata, I don't know. So as of July 19, 2022, about 117 hectares or of land has been reclaimed. Horizontal developments including roads, bridges, power, water, drainage, sewerage, communication and other utilities and facilities are targeted to be completed on 2028. Okay, so nagsimula sila, no, nung mag-reclaim nung July 19, tama ba? 2022, and targeted ho nila na matapos by 2028. Royal Boskalis Westminster NV was in charge of the dredging and land reclamation environment after the proponents of Pasay Harbor City drop their Chinese partner. Okay, so parang nag-drop yata daw si ano? Ang ito pagkakandido ko noon, so parang nag-drop si Chinese na kailang partner dito. So parang ang nag-in charge lang dito, nag-take full in charge ay si ano, si Royal Boskalis Westminster NV. Itong si Boskalis, Royal Boskalis Westminster NV, ay narinig ko na to na parang ito yung gumagawa sa may Bulacan Airport. Diba yung sa Bulacan Airport? So yun, si Boskalis, Royal Boskalis Westminster. So parang siya yung gumagawa nun. So ang galing lang, diba? So napaka-efficient, napaka-effective nung itong si Royal Boskalis Westminster NV. Kasi kung makikita ho ninyo, sa mga ibang nagva-vlog ho dyan, makikita ko talaga na napakalaki na ng ano, development, improvement ng lugar sa may Bulacan area. Yan, o, so yung dagat ng Manila Bay, nireclaim na siya. Nilagyan na siya ng mga lupaan. So soon, magkakaroon ng mga high-rise building ho dyan. So parang ginaya lang nila yung setup ng ano, ng Dubai. Na dating tubig dagat, ginawang syudad. So meron ditong ano, reference, see also, Land Reclamation in Metro Manila. So meron ditong Bay City, Horizon Manila, Manila Solar City, Manila Waterfront City, Navotas Boulevard Business Park. Okay, references. Ayun na yun, no? So wala tayo ano, magbasa sa mga references. Basta yun na lang, masasabi ko rito, napaka-ambitious and napaka-powerful nitong ginagawa lang project dito, no? Napaka basta ibang level talagang ito'y magdadagdag dito ng ano, magdadagdag to sa parang assets and revenue ni Pasay one of these days. So ngayon, kung hindi papasok si Pasay City sa isa sa pinakamayamang syudad dito sa Pilipinas in terms of assets and ano pa, GDP, no, or assets lang muna, assets, kasi assets yung ano, yung masyado kong ano, medyo alam ko ya ko lang. So hindi pa siya ganun kayaman, no, like Davao City, Cebu, Mandawi, Sambuanga,
and some other part of highly urbanized cities na pasok sa top 10 richest city in the Philippines in terms of asset na matatagpuan sa NCR. So si Pasay City, isa ngayon wala pa siya, no? Parang minsan na siyang pumasok, tapos minsan naman natanggal. So ngayon, hindi ko pa siya nakita sa listahan sa top 10. Pasok as one of the richest city in terms of asset. So yun lang, bali, ito yung nakita ninyo, just in case lang ba na kayo natataka or nagtatanong, ano kaya to dito ng nakikita natin mga tambak, no, ng mga buhangin at lupa dito, bakit may mga barko na nagdredging. So yun po yung rason, bakit. So ito po ay Pasay Harbor City. So yun lang, maraming thank you sa mga nanonood. Ewan ko lang kung meron ba akong na-retire na information from Wikipedia and nagaroon ba kayo ng tawag na ito? Nakatulong ba siya? I don't know. So let me know in the comment box. Ano sa tingin nyo? Okay ba tong project na to? Maganda ba? Ano ang ibig sabihin nito? Anong magiging magandang dulot ito sa ating ekonomiya, sa ating bansa? So let me hear your thoughts. Share your comments in the comment box. Bye-bye. Hindi nga atas. O nga pala, last one, no? So, ito kasi ako yung uwi na Davao. So, syempre, it's my last few hours na lang ako dito magstay. At ako yung magpapadavao na, sasakay natin ng aeroplano. So, yun lang. Gusto ko lang ipakita ho sa inyo na itong nakikita ho natin sa May Manila Bay area. So, that I assume na yung mga gusali na yan is ano yan, no, Manila Bay. So, Metro Manila. I mean, City of Manila or Manila City. Yung mga high-rise building na yan. Kasi ang Pasay City, parang hindi naman dyan makikita, no? Parang sa likuran natin si Pasay City, papuntang airport na. Anyway, so yan na nga, bali, ito yung Manila Bay area natin. Ito yung hitsura. So, dated today, it's the first week of June. Oo. First week of June, so ito yung hitsura ng ating Manila Bay dito sa Metro Manila, Kamanilaan, di ba? So, maaaring by the year of 2028, mababago na to dito. Magiging iba na yung kanyang topography, mababago na kanyang hitsura ng kanyang skyline. So, as of today's video, dated today, June, first week of June, 2024. So, ito yung hitsura, no? So, ayan, yan pala yung mga gusali na makita po natin. We are facing, West Philippine Sea or western part of the Philippines. West Philippine Sea, we are facing. Ayan. Tapos, kapag dito sa right natin, so ito yung nga po yung, yung City of Manila skyscrapers and high-rise buildings and skylines. Ayan. Okay? So, right side ho natin to dito. Tapos ngayon, iikot ho natin yung camera papunta dito sa may West Philippine Sea, kung saan makikita natin yun. May mga construction dyan, construction materials, dredging, mga equipments, mga barko, napakarami pang iba, no, na ginagamit para sa, yan na nga, dredging operations and pag-earth fill or soil embankment and earth fill. Ano pa tawag dyan? Basta yung magtatambak ng mga buhangin, mga lupa. Yan, sa malaking portion ng karagatan or Manila Bay or Gulf area ng Manila. Yan, diba? Yan, makikita ho natin. Mabarko pa lang as of this moment. Kasi one of these days, mga isang buwan, dalawang buwan makalipas. Ako'y makabalik ulit dito sa Manila. Magkakaroon tayo ulit na update, no? So, pagkatapos ng 2 months, ano na kaya nangyari dito sa Pasay Harbor City? Ano na kaya ang latest development? So, as of today, ito yung latest development dito sa may lugar. Yan, may mga barko. Kanina, meron tayong nakitaan, namataan kanina na nagdi-dredging, no? So, ngayon, wala na. Hininto na. I mean, tapos sa siguro. Mamaya ulit siguro sila magdi-dredging. So, yan po. Makikita ko natin yan, no? Mga tambak. So, the moment yan na matapos, ha? By 2028, na kailangan target of completion. 2028. So, mabago na ang hitsura ng Manila Bay. The face of Manila Bay will never be the same after 2028, no, pag matapos na yan. So yan, no, dami mga nakatambak dyan. Tapos from afar, yan, nakikita nyo ba yan? Yung mga gusali na yan, parang mga parang sa Lanang District lang sa Davao, Lin residences ng ng SMDC sa may Dacodao Loop, sa may SM Lanang Premier. Ang kaya mga gusali. Pero may nasabi sa Cavite City daw yan, or Cavite, somewhere in Cavite, na parang pugo. I don't know, pugo ha, pero hindi ako alam kung ano yan. Basta yan ang sabi nila, parang pugo daw yan, eh. Mga gusali. Pero I stand corrected, mahagala na mga nanonood ha, na may idea ho dyan sa gusali na yan, na malapit sa may Cavite, actually located, no, geographically located and situated and standing in Cavite province or land of Cavite. Cavite region, parang ganun. Tapos yan, mga barko ulit.
Yan, tapos may tambak ulit, no, hindi pa na-flat, hindi pa na-flattened. Yan, barko, so isa yan siguro sa mga materials or mga equipment na ginagamit ho nila para buuin ang Pasay Harbor City. Tapos ito naman, yung di ko alam kung anong lugar naman to, maaring Paranaque na yan. Pwede, no, sa may Okada, Manila. Okada, Manila is Paranaque ba or Pasay City? Well, okay lang yan, ha, kung saan man, basta dalawa lang yan. It's either Paranaque or Pasay. Hindi naman siguro masyadong komplikado, no, or masyadong tawag na ito. Hindi naman siguro ganun ka foul kung hindi ko masyadong matukoy kung saan matatagpuan si Okada, kung sa Paranaque ba talaga or sa Pasay. Yan, tapos ito yung mga rides dito sa MUA. So ito yung skyline, no, sa Manila Bay na makikita ho ng ating camera mula ho tayo dito sa may MUA, Mall of Asia, B-side. So basta by 2028 lagpas nun, so the view will never be the same anymore dahil sa matatapos na nga yung reclamation dito sa area na to na tawag naman ay Pasay Harbor City, na consist of 100 ay hindi pala sa consist, kumbaga magto-total or magsasum up ang kanyang land area ng 650 hectares na napakalaki nun. Ilang mega world ng Iloilo, Mandaruyao ang itatayo dito nun. So si SM nga lang, MUA, Mall of Asia, malaki na, di ba, sa tingin natin malaki na siya, no? Totoo naman talaga malaki. Hindi siya subject, malaki talaga si SM Mall of Asia, 16 hectares. So ngayon si 650 hectares na to na si Pasay Harbor City, ibig sabihin yan pwede siyang lagyan ng nasa mga hindi bababa sa 40 pirasong Mall of Asia, di ba? So ito yung hitsura niyan as of today, ulitin ko, June 1st week 2024. So mga 1 month ago or after 2 months or 3 months, balik ulit ako dito para maipakita ko sa inyo ang update nito or sa sarili ko rin para makita ko talaga siya. At least ngayon meron akong footage, meron akong documentation, no, na pwede kong i-compare 2 months before and after, di ba? Or 3 months or kung ilan man, gano'n man ako katagal makabalik dito sa Manila, di ba? Yan. So hindi ko alam kung matutuwa ba tayo na mga tagahanga ni Mall of Asia, dahil itong ang lugar na to is napaka-iconic na sa atin, napaka-memorable, napakalaking tulong at napakalaking ambag sa ating childhood memory, di ba? So dito lang naman tayo tumatambay talaga lagi, di ba? Una kong punta dito sa Mall of Asia is way back 2010. 2009 yata, December or 2010. So dito yun, dito ko na unang nakapunta na ako lang mag-isa. Although na-meet ko yung kapatid ko, pero ano lang kami, meet halfway lang kami dito sa MUA. At dito ko unang nakilala ang Zara Clothing sa Mall of Asia. At dito ko nakilala ang Gap na ano, na polo, na ang mahal pala. Nakabili ako ng Gap na worth 25 pesos sa Okay-Okay. Tapos ang pagpasok ko dito sa loob ng Mall of Asia sa Gap, ang yung sinuot kong polo na yon is worth magkano yun, nasa 8,000 to almost 10,000, basta ako'y nahiya kasi wala sa itsura ko talaga na makakabili ng ganong presyo na almost 10,000 sa isang polo lang, pero dahil nga meron akong suot, so yun, alam na okay-okay yun. Tsaka Asics yun, yung Asics kasi 20 pesos 30 pesos okay-okay, sapatos yun, hindi ko alam na branded pala yun. Akala ko si Asics okay-okay, parang walang value ba, walang halaga, parang wala lang, parang basta lang, gawa-gawa lang siya ng mga bata sa China or nung kung saan lugar, sa Korea or sa Japan. Diba? Parang elementary project lang siya na sapatos. Pero yung pala, international brand pala siya. Kaya naman pala, wala akong nakita kasi hindi pala siya pwedeng ibenta or magkaroon ng tindahan sa mga hindi kasing luxurious na shopping mall ni SM Mall of Asia. Yun. So Zara Clothing, Asics, tsaka si Gap. Yun yung una kong kita dito 2009. And 2009 December or last week of year 2009. So pagka 2010 and words, basta this place will never be the same again, ang hitsura pagka sapit ng to 2028 onwards, kasi matatapos nga itong napakalawak, napakalaki na Pasay Harbor City na binubuo ng 650 hectares. So sobrang lupit nun, sobrang lawak nun, sobrang laki nun. So maraming thank you sa mga nanonood. So yan lang, kayo nang bahala sa comment section kung anong mga masasabi nyo dito.